Schedule ni Vincent na magluto para sa kanyang pamilya ngayon. Ang naisip niya ay magluto ng pork chops gamit ang karne na nasa freezer. Nilabas niya ito at iniwan sa lamesa upang mato o matunaw. Tama bang ginawa niya? Nakaugalian na nating mga Pinoy na maglabas ng frozen meats at iwanan lamang ito sa mesa o kitchen counter hanggang sa matunaw bago lutuin. Pero ayon sa food safety guidelines ng Department of Health, hindi dapat iniiwan ang mga frozen meats para ma-thaw sa room temperature. Kapag nilagay sa freezer ang mga karne, hindi namamatay ang mga bakterya na kumapit dito. Pinapabaga lang ng freezing ang pagdami nito. Kung ito'y ilalabas at hahayaang matunaw sa room temperature, bibilis ang pagdami ng bakterya dito. May tatlong paraan upang mag-thaw ng frozen meat. Una, maaari itong i-defrost gamit ang microwave. Ngunit dapat itong lutuin kaagad. Ang internal temperature ng frozen meat kapag tinunaw sa microwave ay aabot sa danger zone. Kaya ang bakterya na naririto ay lalong dadami kung hindi maluluto kaagad. Pangalawa, maaari itong iwanan sa loob ng refrigerator hanggang matunaw ang karne o sa 24 hours. Hindi aabot sa danger zone ang temperature ng karne, kaya hindi dadami ang bakterya na kumakapit dito. Kaya lang, medyo matagal ang prosesong ito. Pangatlo, pwedeng ilagay ang mga karne sa plastic bag at ibabad sa malamig na tubig. Kailangang palitan ng tubig kada 30 minuto hanggang sa matunaw ang karne. Kapag lumambot ng maigi ang karne, maaari na itong lutuin. Tandaan na dapat umabot sa safe internal temperature mga pagkain. Maaaring gumamit ng food thermometer upang makasigurado na tama ang pagluto sa mga ito. Siguraduhin ang gagamiting thermometer ay malinis. Gaya ng dati, sarap na sarap ang mag-anak ni Vincent sa kanyang nilutong pork chops. Hindi nila napansin na ito'y dating frozen dahil tama ang pagtunaw at pagluto ni Vincent dito. Para sa mga karagdagang impormasyon tungkol dito, tumungo sa www.foodshop.com.